Gusto mo bang malaman kung ano ang mga kailangan mong alamin bago po tayo bumili ng herbal supplements? I-watch niyo po ang video ito, and this video is sponsored by Mindoreño Manggagamot. After watching our video, you can subscribe to our YouTube channel, Doc Vito. And for more tips and updates, don't forget to follow us in our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips. Kalusugang hatid sa inyo ni Dr. and Dr. Vito. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito po ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Marami po tayong mga katanungan po muli sa ating mga kababayan kung ano po ba ang dapat nating malaman bago po tayo bumili ng ating mga herbal supplements. Dumadami na rin po kasi sa atin ang kaso ng mga nagkakasakit. At syempre, hindi lang po tayo nakadepende sa medisina. Karamihan po sa ating mga kababayan po ay bumibili na rin po ng mga herbal supplements dahil sa pagnanasa na gumaling po sila ng agadan o kaya ito po ay makatulong po sa kanila sa kanilang panggagamot. Hindi po tayo against sa mga herbal supplements or sa mga gamot na binibigay po ng ating mga doktor, tayo po ay magbibigay lamang po ng mga payo kung ano po ba ang kailangan malaman ng ating mga kababayan pag tayo ay bibili ng mga herbal supplements. Ang example po is, ang mga proven po natin is ginkgo biloba para po sa ating memory at yung flaxseed para to lower our cholesterol. Marami din po tayo discuss last time yung 10 herbal medicines or supplements na approved po ng ating Department of Health. Tayo po kasi ngayon ay nakatuon po kung paano po tayo makakamura, kung paano po tayo gagaling agad. Kaya itong mga herbal supplements are sometimes called botanicals. They are dietary supplements po na ating mabibili po. At hindi naman po sila bago po sa atin since matagal na po silang ginagamit thousands years ago for medicinal purpose. Kaya po magbibigay lamang po tayo ng mga tips and advice po sa inyo na maaari pong makatulong sa inyo. Maging gabay niyo po. Number one is, are herbal supplements safe? Paano po ba natin malalaman kung ito po ba ay safe po sa atin? May mga kailangan po tayo malaman. Number one po is kung ito po ba ay approved ng ating FDA or Food Drug Administration, kung ito po ba ay safe po sa atin. Dahil sila po kasi ang responsible para mag-monitor kung ito po ba ay nasa market na po, kung ito po ba ay safe po sa atin para magamit. At sila din po ang magagawa ng aksyon sa mga manufacturers and distributor kung kita po na ito po ay may problema at para makapagbigay na rin po ng warning sa mga consumers po natin at sa mga gumagawa po nito. Kasi ang mga regulations po natin, sila po kasi ang magbibigay ng standard sa market kung ito po ba ay kailangan po ipagpatuloy or kailangan po tagalin po sa market kung matagpuan po nila na ito po ay hindi safe para gamitin ng ating mga kababayan. Next katanungan po nyo po dito is, how do you know what's in herbal supplement? Yung FDA po kasi is may mga required po sila ng mga listing na kailangan pong makita po, mabasa po ng ating mga kababayan. Number one is the name of the herbal supplements. Atin pong makikita po yan sa mga kadami-dami pong lumalabas sa supplement po ngayon, meron po siyang name. Number two is name and address of the manufacturer and distributor. Para kung sakaling meron po tayong mga katanungan with regards dun sa supplement po na kanilang binibenta. And number three is complete list of ingredients. Kung ito po ba ay supplements or packs panel sa nakalista po na pwede po nating mabasa maging guide po natin bago po natin bilhin or pwede po tayong magtanong po sa mga eksperto kung ito po ba ay naaangkop para gamitin sa particular nating sakit. Tapos yung mga serving size, amount, and active ingredients. So yun po yung ating kailangan pong malaman mga kapatid. Then next na katanungan po natin is, how do you know if herbal supplements claim are true? Paano po ba natin ito malalaman mga kababayan? Kung totoo nga po ba ang kanilang mga kiniklaim? Kasi mapapansin po natin, may mga nakikita tayo na no approved therapeutic claim.
with regards po sa mga ibang mga herbal supplements po. So, tayo naman po ay mga talagang, kumbaga, sinadya po tayo na talagang tayo ay conscious kung ano po ba ito. Siyempre, una, makakarinig po tayo ng mga totoo sa mga ating sa mga ibang pasyente. Pero kailangan po, ito po yung mga kailangan pong tips para po sa inyo. Para po makakuha tayo ng reliable na information, una po muna nating tanungin ang ating mga doktor or pharmacist. Kahit sabihin natin hindi pa nila alam itong specific supplements, lalo kung ito ay bagong labas pa lamang po, at least pwede po nilang ma-point yung mga latest medical guidelines sa paggamit ito kapag ito po ay kanilang na-research. Then number two is look for scientific research finding. Tayo po mismo, meron pong nirecommend ang ating sources dito na good sources with regards sa research po ng ating mga herbal supplements. Number one is the National Center for Complementary and Integrative Health and Office of Dietary Supplements. Both websites provides na information sa ating mga consumers para ma-inform po sila sa mga choices ng herbal supplements na gusto po nilang gamitin. Number three po is contact the manufacturer. Sila po kasi ang mas nakakaalam po ng mga specific po na details para po sa paggamit, kung ito po bang claims ay may basihan na ito nakakagamot or nakakatulong lamang po para sa ganitong karamdaman. Tapos ang next na katanungan po natin is, sino po ba, who shouldn't use herbal supplements? Sino po ba ang mga dapat hindi muna gumamit ng mga herbal supplements? Ito po yung if ikaw po ay you're taking prescription or over-the-counter medications. Kapag meron ka pong gamot or mga over-the-counter medications po na ikaw na ginagamit po. Kasi may mga herbal po na nagkakos po ng serious side effects kapag nahalo po sa gamot na reseta po sa inyo or sa binilin yung gamot na hindi nyo po alam. So, kailangan lamang po magtanong muna po kayo sa doktor kung ito po ba ay pwede natin pagsamahin. Number two is you're pregnant or breastfeeding. Marami kasing mga herbal supplements po na bagong gawa lang po na hindi po natin sigurado lamang kung ito po ba ay may side effect sa atin. Siyempre, kung merong side effect sa mga buntis, meron din pong side effect yan sa mga ating mga baby sa loob ng inyong mga sinapupunan. Kaya kayo po muna ay magtanong sa inyong doktor kung ito po ba ay kanilang i-approve para po gamitin. Number three, you're having surgery. Kapag tayo po kasi ay magpapa-opera, ito pong ating iinumin po ay pwede pong maka-apekto po sa epekto ng anesthesia. Then, pwede rin po magkaroon ng komplikasyon po habang tayo ino-opera, gaya po ng bleeding o pagdudugo, tapos pagtaas ng ating presyon. Then, number four, you're younger than 18 or older than 65. Mas bata sa 18, lampas at labas, mas may edad sa 65 years old. Kasi hindi po lahat ng ating herbal supplements sa mga maedad at bata ay ating na-metabolize ng husto po para po maging angkop po ito sa ating katawan at maging angkop po ito sa mga iniinom nyo pong gamot. Tapos safe tips using herbal supplements po. Ito po yung ating mga last word is follow the supplement instruction. Alamin po ba natin yung mga specific dose, kung ilang tableta po ba, paano po ba ito inumin? Base po doon sa narekomenda po ng nababasa nyo po sa likod po ng bote. Tapos number two is keep track of what you are taking. Ang ibig sabihin lang po ito is uminom lamang po tayo ng mga herbal supplements one at a time para po malaman po natin kung meron po ba itong side effect or meron po bang pagbabago sa ating katawan para po masuri po natin. Kung sobrang dami po natin iniinom, mga kababayan, baka din po magkaroon po tayo ng problema pag po tayo nagpapakonsulta dahil pare-parehas po ang kanilang effect. Or ito po ba ay hindi pa po natin proven na safe po para sa ating mga kababayan. Number three, choose your brand wisely. Doon po tayo sa mga brand na talagang alam natin. Marami nga po nagpatotoo. Kasi kung hindi naman talaga ito matutumbasan na po ng research, at least doon muna po tayo sa pinaka-safe na alam po natin na marami po magbibigay po ng mga good comments. Pero syempre, magdepende pa rin po tayo kung ito po ba talaga ay may research pong pinanggalingan.
Tapos number 4 po is check alerts and advisory. Ang ating FDA po ay nagbigay po ng approval sa pag kung ito po ba kailangan po ba natin itong gamitin, kung ito po ba ay may mga regulatory review. Kasi po ang FDA po, meron po silang official page po na doon po nila ipopost kung ito po bang herbal na to ay may mga warning na side effects or ito po ba ay may problema po sa paggamit na hindi ito po ay pansamantala o permanente po nilang pinapatikil. Kaya po tayo, mga kababayan, maging mapanuri lang po tayo. Kahit po yan ay herbal supplements, huwag po natin kalimutan o mahiya po magtanong sa ating mga doktor. Gaya po natin, hindi naman po lahat ay against. Pero syempre po, doon pa rin po tayo sa scientifically proven. Dahil ito po ay para po sa inyo, mga kababayan. Dahil ito po mismo ay inyong katawan. Maging mapanuri lamang po tayo at tayo po ay sumusuporta sa ating mga kababayan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.